Nandito naman si Liz Tech for another video. Kamusta naman mong tanan? I hope na okay kayong lahat. So, in this video, guys, is gagawa tayo na comparison. Yes, iko-compare natin tong magkaparehong price na smartphones, pero magkaiba po yung kanilang performance. Yes, guys, this is it. We are going to compare Samsung A12 to Realme Narzo 20. So, pareho po itong 7,990 yung price. So, let's see kung anong pinagkaiba ng dalawang to sa performance sa camera, sa design, and even sa kanilang speed, sa kanilang gaming. So, ayan na guys, I hope na panoorin nyo itong video hanggang dulo. So, bago muna tayo magsimula, I would like to invite everyone, yes, to join my huge giveaway. Available pa rin po yun. Join na kayo. Baka suswertehin na kayo this time. So, good luck everyone. So, wag na nating patagalin pa ka, techies. Magsimula na tayo. Okay guys, ayan, nakita nyo na, nandito si Narzo 20, Realme Narzo 20 sa aking left hand, and sa right hand naman is itong Samsung A12. So sa box pa lang guys, makikita nyo na mayroon na talaga silang difference. So mas maliit ang box ni Samsung A12 compare kay Narzo 20, and mas bulky ito. Tapos yung color din nila, di ba, magkaiba talaga. So now, let's go on directly sa units guys. Here it is, Samsung A12 and Realme Narzo 20. So, sa look pa lang nila, makikita na natin na almost the same, right? Almost the same yung kanilang design sa placement ng cameras, as well as their size, as well as its back, na pareho silang textured. Although kay Samsung is hanggang dito lang yung textured niya, then yung may part na hindi na textured. Pero kay Realme Narzo, all talaga is textured. Ayan. And kung makikita nyo rin na nasa baba na itong LED flash na nilagay kay Samsung A12, samantalang kay Realme Narzo is nasa loob ng frame ng camera. And apat na rear cameras itong kay Samsung A12, samantalang kay Realme Narzo is tatlo lang. Ayan. So sa fingerprint placement naman, fingerprint scanner, maganda itong kay Samsung A12 guys. So may point na siya pagdating sa placement ng fingerprint scanner kasi side mounted na yung kanilang fingerprint scanner compare kay Narzo 20 na nasa likod pa nila nilagay ang fingerprint scanner. Para sa akin may point na ito si Samsung A12. Mas gusto ko siya, mas magaan siya compare kay Narzo 20 and mas manipis din siya compare kay Narzo 20. Now nakita niyo na yung kanyang design and look. Now let's go on naman guys sa kanilang screen display. Now, sa kanilang screen display, guys, makikita nyo same lang po silang 6.5 inches ang kanilang screen size. And then, yung screen display naman nila is HD+. Pareho silang HD+. Pareho din 720x1600 yung kanyang screen resolution. Pareho din silang may infinity and mini drop design sa screen. Ayan. So, almost the same lang po lahat na kanilang screen size, screen display, and screen design. So, for me, wala akong masyadong nakitang difference bukod sa matingkad lang talaga itong display ni Narzo 20 compare kay Samsung A12. So, mas mataas ang kanyang nits compare kay Samsung A12. So, pagdating naman guys sa kanila namang specification, dito na makita natin na may konting difference na sa kanila. Etong si Narzo 20 is powered na siya ng gaming processor na Helio G85. Samantalang itong si Samsung A12 naman is Helio P35 pa lang po siya. So, mas latest yung processor ni Narzo 20 kung i-compare natin yan kay Samsung A12. Now, pagdating naman sa kanilang battery, mas malaki ang battery ni Narzo 20 kasi meron siyang 6,000 mAh battery capacity. Samantalang si Samsung A12 is 5,000 mAh battery. Na pagdating sa kanilang RAM at ROM, eto, mas lumamang na si Samsung A12 guys. Kasi meron na po siyang 128GB of internal storage and 4GB of RAM. Samantalang si Narzo 20, nakapareho lang din ang price ni Samsung A12, is 64GB of internal and 4GB of RAM. So yung 128GB of internal ni Narzo 20 or Realme Narzo 20 is nagkakalaga po yun ng 8,990. So dyan pa lang guys, makita nyo na may difference na. Sa storage, mas lamang si Samsung A12, pero sa processor, mas lamang naman itong si Narzo 20. So ayan,
pareho po silang USB Type-C na, at pareho po silang Android 10 na rin, at parehong octa-core processor. Now, titingnan naman natin guys ang kanilang camera difference. Sa cameras naman nila, front cam, pareho po silang 8 megapixels. Yes po. So, marami talaga silang similarities, no? At konti lang talaga yung differences nila. Sa likod, ayan, kung makita nyo nga, si Narzo 20s meron lang siyang triple camera. Samantalang si Samsung A12 is meron na po siyang apat na cameras. At itong main shooters po nila talaga is pareho lang deng 48MP. Yes po. But, itong secondary ni Narzo 20 is 8 megapixel po siya. Samantalang, kay Samsung A12 naman is 5 megapixel. So, pareho pong ultra-wide yung purpose ng secondary cam. Yung third cam naman po nila is pareho ng 2MP and parehong purpose na macro. Yung ikinaganda lang dito kay Samsung A12 sa rear cam is meron pa siyang another 2MP pang fourth na cam na for depth sensor. So, anyway, now na nalaman nyo na yung kanilang camera megapixels, now let's go on naman sa features ng kanilang camera. Pareho silang may HDR, pareho may panorama, pareho silang may beautification effect. Yung difference lang po nila is si Narzo 20 meron na po siyang time-lapse at meron na po siyang nightscape mode kung saan pag sa low light, mas maganda yung kuha niya compare kay Samsung A12. So now guys, tingnan na natin yung kanilang performance sa front cam, outdoor and indoor. Tingnan naman natin ang kanilang performance sa video front cam. Hi guys! Ayan, ito yung front video quality ng kanilang cameras. Dito is si Samsung A12 and ito naman is si Narzo 20, Realme Narzo 20. So, si Samsung A12 guys, 1920x1080p at 30 frames per second dito. And ito naman si Realme Narzo 1080p at 30 frames per second. Ayan, so, kung makikita nyo, magkaiba talaga yung quality ng kanilang video, ano? Ayan, so, smooth, tsaka hindi masyadong vibrant ang quality ni Samsung A12. Samantalang si Realme Narzo naman is, makakita nyo ang aking, mga spots sa mukha and mas makulay siya. So, kung gusto nyo mas natural na video quality, okay, ito si Narzo 20, guys. Pero kung gusto niyo yung may subtle effect na, maganda rin ito si Samsung A12. So, ayan. Nasa inyo pa rin yan kung anong prefer nyo sa video quality. Gusto niyo ba yung natural na vibrant? Or gusto niyo yung may subtle effect na pero maganda rin? Ayan. So, for me, guys, based sa experience ko at sa quality na nakikita ko sa kanilang front cam, mas vibrant po yung kuha kay Narzo 20 compare kay Samsung A12. Kay Samsung A12 naman, meron po siyang subtle beauty effect pero mas clearer po yung picture niya compare kay Narzo 20. Pagdating naman sa video quality ng kanilang front cam, makikita mo pa rin mas vibrant itong kay Narzo 20 compare kay Samsung A12. Kung gusto niyo yung mas vibrant at natural, kay Narzo 20 kayo. But kung gusto niyo naman yung may subtle effect pero maganda pa rin yung performance sa video, is go rin kayo kay Samsung A12. And next guys, is titingnan naman natin yung kanilang performance sa rear cam. Now, sa kanila namang rear cam, pareho naman silang maganda. Actually, pareho silang decent, pero makikita mong magkaiba talaga yung quality ng cameras nila. Etong kay Narzo 20, mas matingkad yung kulay ng mga pictures niya sa rear cam compare kay Samsung A12. Sa Samsung A12 naman, hindi siya matingkad. Mas natural siya kung titingnan niyo. Pero yun na nga, kung mahilig ka sa matitingkad na kuha ng mga cameras, ay sasuggest ko itong si Narzo 20, guys. Pero kung gusto niyo naman na mas natural lang, is mas natural nga itong si Samsung A12. Now guys, nakita niyo na yung comparison ng kanilang camera performance. I-comment niyo below kung saan sa kanila yung mas bet niyo. Kasi iba-iba naman tayo ng preference. Ako naman, mahilig po ako sa vibrant na kuha na camera. So mas bet na bet ko si Narzo 20 pagdating sa camera. Now, puntahan natin yung kanilang speed testing, guys. Sa speed naman, ipapakita ko sa inyo, nag-open kami ng few different apps. And first, dito tayo sa Lazada app.
makikita nyo guys na nangunguna si Narzo 20. Now sa second app, nangunguna pa rin si Narzo 20. And now sa third app, dito guys sa Temple Run, nangunguna na si Samsung A12. And sa fourth app naman tayo. Sa fourth app naman, nangunguna si Narzo 20. Pareho po silang sinisystem update, pareho po silang fresh na fresh yung kanilang system ulit. And nakikita nyo na mas mabilis mag-load talaga ng app itong si Narzo 20. Kasi nga naman, mas latest po yung kanyang processor compared kay Samsung A12. Now na nakita nyo na yung speed testing, tingnan naman natin yung kanilang gaming guys. Sa gaming performance nilang dalawa, sa experience namin, mas lamang itong si Narzo 20 kasi mas maganda yung kanyang gaming processor. Mas smooth laruan, mas nice yung graphic, at mas nice din yung kanyang performance mismo. Guys, nakita nyo na yung performance silang dalawa at nakikita nyo na rin yung mga similarities and differences nila. So ngayon is, share ko naman sa inyo yung final verdict ko. Guys, pagdating sa kanilang designs, mas bet ko talaga, to be honest, ang design ni Samsung A12. Aside sa manipis-nipis siya compare kay Narzo 20, mas magaan din siya guys compare kay Narzo 20. And gustong-gusto ko yung placement ng kanilang fingerprint scanner kasi side-mounted na compare kay Narzo 20 na nasa likod pa. So sa design guys, panalo sa akin si Samsung A12. Pagdating naman sa kanilang storage, panalo ulit sa akin si Samsung A12 kasi meron siyang 128GB of internal storage, tapos same price lang po sila. Pero pagdating po sa processor at battery, panalo po si Narzo 20 kasi mas latest at malaki po yung kanyang battery capacity. Now pagdating naman sa kanilang camera performance, as what I have said a while ago, mas bet ko itong si Narzo 20. Iba-iba po tayo ng, ulitin ko po, iba-iba tayo ng gusto pagdating sa performance ng camera. Para sa akin, always on the go itong kay Narzo 20 kasi hindi ko na kailangan i-edit yung photo ko para maging vibrant siya. Samsung A12 naman, maganda naman yung quality ng camera niya. Pero kailangan mo pa siyang i-vibrant kung mahilig ka talaga sa mga vibrant na kuha. So, iba-iba tayo ng hilig, guys. So, kung gusto niyo mas natural, okay, ito si Samsung A12. Pero ako, for me, mas gusto ko si Narzo 20. Sa gaming performance and speed naman, clear naman sa ating testing na mas maganda itong kay Narzo 20 kasi mas latest yung kanyang processor compare kay Samsung A12. So, mas pinipili ko sa processor and sa gaming performance etong si Narzo 20. So, yun lang guys. Kung mahilig po kayo sa design, kung mahilig po kayo sa mas malaking storage, masasuggest ko po si Samsung A12 kasi mas malaki yung storage niya and mas maganda yung kanyang design, right? While kung mahilig naman talaga kayo sa gaming performance and sa battery mismo, is masasuggest ko itong si Narzo 20 kasi mas maganda siya guys. So sa design at storage, bet na bet ko itong si Samsung A12. Pero pagdating sa camera, sa gaming performance at sa battery, mas bet ko ang performance ni Narzo 20 or Realme Narzo 20. Ayun na guys, nakita nyo na yung whole performance silang dalawa and still, nasa inyo pa rin yung preference kung ano yung mas bet nyo sa isang smartphone. Comment nyo below kung nagustuhan nyo ang aking comparison and see you again guys till my next video. Don't forget to like this video, share this video to your friends and subscribe to my YouTube channel. See you again till my next video and bye!